Minsan, sa buhay dadating ka sa puntong lahat gagawin mo. Lagaban hanggat kaya mo. Lahat ibibigay mo. Pera, oras, dignidad isusuko mo. Pati sariling buhay. Pati konsensya. Gagawin mo yan. Hindi para sa'yo, kundi para sa mga taong mahal mo. Lechon ha, at ibigay mo sa nanay mo. Sige po. Salamat po. Salamat. Walang anuman. Ay, sinasabi ko sa iyo na yun. Padala, masabihan mo na yun. Sige na ha. Sige po. Sige po ako. Ay, Tisoy, sandali. Pakisabi mo nga pala sa nanay mo na yung upo sa bahay, kahit sa makalawa na ng bayanan. Approve po. Salamat po. Sige, walang salamat anuman. Po. Uy, Tisoy, huwag ka na tatatakot. Hihikain ka na naman yan. Sige ka. Okay lang po yun. Salamat po. Mana po, Tata Asyong. Sige, Samboy. Babalik ko lang to sa nanay ko. Sabi sige, na tayo mamaya, ha? Sige, sige, sige. Panaiiwas mo sa akin, palibasa may utang ka, magbayad ka ng utang mo. Manggari, ano ba? Mataas na ang araw, kayo naman pabagsak na. Manggari, marami kaming trabaho dito. Sige na, huwag mo na kaming bisitin. Eh, sino naman may sabing lasing ako? Hindi po ako. Wala naman nagsasabing lasing kayo eh. O sige, para walang problema. Eto, walang bayad. Walang bayad? Mm-mm. Wow! Libre yan! Yan naman ang gusto ko sa'yo eh! Masarap yan! Hindi ako nagluto niyan eh. Si Paco, ayun oh! Paco! Paco! Oh, ito ang bisogo. Bakit pawis na pawis ka? Hindi ko bawal sa'yo yan, di ba? Baka atakihin ka ng hika dyan. Mare, isuyo. Ang tigas ng ulo. Ayan, sige na, sige na. Mare, oh. Bahala na kayo dito, ha? Siya, sige, kami nang bahala. Sige na, asan si Domeng? Domeng! Domeng! Paco, tumakbo ka na naman, ano? Eh, hindi po na, yun. Talaga, hindi? Puruting ka tayo. Nanay! Paco, kahanong ka ba naman bata ka? Paco naman, eh. Hindi ka nakikinig, eh. Nanay, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Bawals kayong mapagod. Ingatan mo naman yung sarili mo. Di ba yan ang sabi ng doktor? Masama ang mapagod dahil delikado sa hika. Nay, hindi naman po ako tumatako eh. Mabilisan talaga po akong kumulang. Aha! Pinipiloso po mo pa ako. Saan kapatid mo? Domeng! Meng! Do... Oh,
Nandito ka lang pala eh. Bahala ka na sa kapatid mo. Paliguan mo siya. Oh, shoy! Huwag mong hawakan yan. Mapapanis yung ulam na yan. Oh, kunin mo na yan. Kunin mo na yung kinuha mo. Domeng! Bahala ka na magpaligo dito. Kailangan presko kayo mamaya sa fiesta. Oh, maligo na naman po ako. Ay, oo! Maligo naman po ako po na. Domeng, maligo ka para matanggal yung libag sa katawan Kuya, mo. Kuya! Ikaw kasi, pinagliig ka kaya sa araw. Eh, ikaw. Pinagliig ka sa gabi. Sige na, sundin nyo na iniutos ko sa inyo. Sige na, maligo na kayo. Teka lang, Nay. Papaligoan ka po si Domeng? Oo. Eh, tinapagod po ako nung nakala ko po ba? Bawal po ako mapagod. Ayun, nangangatiran ka. Sonya, maligo na ka. Mare, oh, sandali lang. Paco, sali mo na yan. Mare! Mars! Bakit? Sonya, halika! Kung sakaling Mano, ito na, ang sunod-sunod na pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. Ano ba yan? Samantala, paalala po para sa mga policyholders ng kumpanyang Educare. Nagdeklara na ng pagkalugi ang Educare. Ito ay opisyal nang kinumpirma ng may-ari ng kumpanya na si Edward Lamoste sa pamamagitan ng isang memo. Naku, ang dami na biktima ang magulang. Paano na yung pangkulayin ni Paco? Bahala sila, basta balik nila yung pera namin. Aba, eh dapat lang. Pinaghirapan yung bayaran yun, ano? Pero ano yung pagbabayad nila? Eh, lugi na nga. Eh, bahala sila, basta ibalik nila yung pera sa amin. Kaya nga kami nagrarally eh. Kung alam ko lang na ngayon sila magdeklara, eh di sana nagpunta ako ngayon dyan. Eh naku, patayin mo na nga yung TV na yan. Baka pati itong pagluluto ni Sonya eh, maapektuhan sa kabisita niyang balita na yan. Sige na. Oo, sige, sige, sige. Fiesta po, Hanggawan! Oh, happy fiesta! Happy fiesta! Happy fiesta! Nakapagluto na ba kayo? Ay, oo, tapos na. Handa na kina kapitana yung pagkain. Mamaya ha, pumunta ka doon. May kamayan doon. Siyempre, ikaw nagluto eh. Ah, sige, mag-iba ko muna kayo. Sige. Uy, Sonya, mukhang may asing ka pa. Ano pa yun? Tumigil ka nga, nakakaya doon sa tao. Bawal, di ba? Paco. 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 Kaya pa? Paco! Ay! Sige, Domeng! Huwag kayo, Domeng! Huwag kayo! Sandali lang po, Paco! Domeng! Domeng!
ikaw na bahala! Asan yung doktor? Oh, yung doktor? Sorry, tito. Dito. Paco, hanggang dito lang po kayo, ma'am. Miss, doktor? Doktora? Auto saturation natin to 85%. BP po, 90 over 60. RR, doctor, T2, then PR po natin. Okay, please call Dr. Valencia. Okay, doctor. Paco? Opo. Dok, yung anak ko, hindi matay po yung anak ko, dok. Tulong po. Yes po. Dok, ano pong nangyari? Bakit po kailangan operahan yung anak ko? Sabi niyo po kasi yung huling pa-check-up niya, hika lang po yung sakit ni Paco. Yun po ay ayon tuon sa initial findings natin, asthma. Dahil sa paninikip ng dibdib at hirap sa paghinga. Pero ayon po sa 2D echo niya ngayon, it turns out that Paco has mitral stenosis. Ano po yung mitral po? Ganito po yun. Yung puso po natin may valve yan o pintuan kung saan dumadalo yung dugo. Unfortunately for Paco, it turns out na masikip or masyadong makipot ang kanyang valve o pintuan. Kung kaya't nahihirapan dumalo yung dugo. Dahil po doon, Paco has to undergo stenting operation. Dok, hindi po ba delikado yung anak ko operahan sa puso? Mas delikado po kung patatagalin pa natin to. Eh, magkano naman ho ang operasyon? Kailangan po ninyo maghanda ng halaga na hindi bababa sa 500,000. I understand your situation. I am willing to help. I am going to waive my professional fee para lang po mabawasan ang bayarin ninyo dito sa ospital. Pero napaka-importante po that Paco will undergo operation within the next 36 hours. Dahil kung hindi, maaari nang ikamatay ang kanyang kondisyon na ito. Dok, hindi pwedeng mamatay ang anak ko. Sige na, Dok. Parang awan nyo na, Dok. Tulungan nyo po ako. Buhayin nyo po yung anak ko, Dok. I will tulungan po. Tulungan nyo. Salamat po. Naku, paano yan, Sonya? Saan tayo hahanap ng kalahating milyon? Saan tayo huhugot ng gano'ng kalaking halaga? Paco, laban na. Dito lang ako nakplaan. Huwag kang bibitaw ng kalaban, Paco, laban. Laban. Alis ako. Hindi ka, saan ka pupunta? Hindi ko alam. Bahala na ba sa importante ngayon mabuhay si Paco? Ito, Sonya, pasensya ka na. Ito lang mabibigay ko. Piyesta ngayon eh. Naku, malaking tulong na ho to. Kagawad, maraming salamat po ah. Usha, lumarga ka na. Malaki-laki pang kailangan mong bunuin. Siya nga pala, Sonya. Wala ka ba dyan mga gamit na pwede mong ibenta o gawing collateral? Mas madali ka kasi makakautang pag ganun. Kaya ako siniguro kong kumuha ng health card para kung ano man mangyari sa akin, may magagamit ang mag-anak ko. Sonya, kamusta yung anak mo? Ali, Sonya, nasa na po si Kuya Paco. Nasa na po siya. Dali lang, ha. Nanay! Nanay! Domeng! Si Kuya Paco po. Sonya. Nanay. Ito nga pala. Tinipon ko na yan. Tulong galing sa mga kapitbahay tsaka sa mga nakapamiyesta. Salamat, ha. Salamat po dito.
Domeng. Dito ka lang. May kukunin si nanay sa taas, ha? Sige. Nanay! Stop tayo, mami. Mga ako. Pakibilisan po. Opo, sige o. Malong, nasaan na siya? Mr. Lamoste! Kailangan po kitang makausap. Kailangan ko ng tulong mo. Sino ka? Anong ginagawa mo dito? Ha? Pwede ba umalis ka na?
Yung anak ko po, kailangan ng tulong nyo. Parang awa nyo na po. Tulong? Eh, yung sarili ko nga, hindi ko matulungan eh. Parang awa mo na, Mr. Lamoste. Alam mo pangalan ko? Kilala mo ako? Opo. So, alam mo kung ano nangyari sa akin, di ba? Wala ka nang mapipiga sa akin. Pigang-piga na ako. Bankrupt na ako. Kaya wala na akong magagawa sa'yo. Kaya umalis ka na! Ganun na lang ba yun, sir? Wala kang gagawin? Eh, paano yung perang ipinagkatiwala namin sa kumpanya nyo? Sir, sige na naman po. Kahit yun lang yung halaga, ibalik mo sa'kin. Kailangan ko yun para sa anak ko. Hindi mo rin sinabi ko? Ha? Di ba sinabi ko sa'yo wala na akong magagawa sa'yo? Buti pa umuwi ka na. Umalis ka na. Iwanan mo na ako dito. Sige na! Hindi! Hindi ako aalis dito at bumalik sa anak ko at panuorin siyang mamatay! Sir Lamoste, yung anak ko nasa hospital. Kailangan niyang operahan. At kailangan namin ng malaking halaga. At yung pera na nasa kumpanya mo, yun ang kailangan namin para mabuhay siya! Sabi ko na siya, di ba? Wala na ako magagawa! Mr. Lamoste, nagmamakaawa ako. Tige na, tulungan niyo naman akong iligtas yung anak ko. Meron po kayong anak, hindi ba? Wala na ako magagawa. I'm really sorry. Bauna-bauna ako sa utang. May tumaydor sa akin kaya bumagsak yung kumpanya ko. Kaya wala na akong tulong na mabibigay sa'yo. Kung yung mag-ina ko nga eh, hindi ko magawang tulungan. Gusto ko lang naman magkaroon ng magandang kinabukasan ng anak ko. Pero hindi mangyayari yun. Kung buhay pa ako, kaya mas mabuti pa. Mr. Lamoste, makinig ka. Isipin mo yung pamilya mo. Wag, Mr. Lamoste, kung totoo yung sinabi mo, wala ka nang maiiwan sa kanila. Di mas lalong hindi ka pwedeng mamatay. Sa'yo na yan. Halos 500,000 ang halaga dyan. Benta mo kung saan lamo, mapapa-opera mo ng anak mo. Salamat po. Pero kapalit niyan, kunin mo yung baril ko. Barilin mo ako. Patayin mo ako. Kunin mo na. Kunin mo na. Barilin mo na ako. Patayin mo na ako! Sige na. Please. Gawin mo lang inuutos ko sa'yo. Nakasigin ang relo ko, di ba? Mapapa-opera mo ng anak mo. Kaya pwede ba patayin mo na ako? Please. Nababaliw ka na. Makinig ka sa akin. Tumad mo ako. Makinig ka sa akin. Nakikiusap ka, di ba? Nakikiusap din ako sa'yo. Kaya mo, may anak din ako, babae. Gusto ko lang siyang bigyan ng magandang kinabukasan. At hindi mangyayari yun habang nabubuhay ako. Please. Hindi kita maintindihan.
makakakuha ko ng malaking halaga sa insurance ko. Maiiwan niya sa mga ina ko. Magiging maginawa ang buhay nila. Mabibigyan ng magandang kinabukasan ng anak ko. Kaya please, nakikiusap ako sa'yo. Please. Hindi. Magtulungan tayo. Patayin mo ako. Hindi kita maintindihan. Ito lang ang tanging paraan. Please. Hindi. Sa'yo. May pera na akong dalato. Pag-asa po tayo. Bisbat! May taong nabuhay. I'm looking for my husband. And... pero mayroon ding namatay. Niligtas niya ang anak ko. Pagdadasal ko rin yung pasyente mo. He's already gone. Ay po ba yung asawa ni Mr. Edward Lamoste? Kumusta naman ang mga konsyensya? Mataas yung ako yung may kasalanan. Kailangan ko nang sumuko. Hanggang sa... walang tama.